Umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, July 31, 2021. Mapapansin nga po natin as of 6 a.m. today. Ito nga po nga minomonitor natin kahapon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Low Pressure Area. Nakalabas na po siya ng ating power line at ito po yung naging isang ganap na mahinang bagyo na, no? Ito nga po ay isa ng tropical depression at nasa layo nga po siyang 2,515 kilometer east-northeast ng extreme northern Luzon at meron nga po siyang tinataglay na lakas na 45 kilometer near the center. At meron naman po siyang gustiness na aabot na 55 kilometer per hour at ang pagkilos nga nito, no, medyo mabilis po ito na 35 kilometer per hour. Mapapansin nga po natin, meron pa rin po tayong makakapal na kaulapan na posible nga pong magpaulan sa ating bansa. Sa ngayon po, kung mapapansin natin, maliban nga po dito sa isang bagyo sa labas ng ating par na nagpapalakas ng ating habagat, wala pa po tayo iba pang nakikita ang sama ng panahon. Dito naman po sa infrared image ng ating Japan agencies, kung mapapansin nga po natin, yung mga posible pong makaranas ng mga pag-ulan, okay, dito po yan sa may parte ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Posible po tayo dyan makaranas sa mga occasional rain at daladala po yan ating habagat. Posible po dyan yung mga pagbaha, landslide, lalo po yan pagka in times ng heavy rainfall. Dito naman po sa may Metro Manila, Calabarzon, rest of Cordillera, rest of Cagayan, and rest of Central Luzon, Calamian Island, and Antique. Posible man tayo makaranas dyan ng mga cloudy sky with scattered rain shower and thunderstorm. Dala-dala pa rin po yan ang ating habagat. At posible po yung pagbaha at posibleng pagguho ng lupa pagdating po ng mga malalakas na pag-ulan. Sa rest of, Luzon, rest of the country, no, posible po tayo makaranas ng mga partly cloudy sky with isolated rain shower and thunderstorm. Dito po yan sa parte ng Visayas Region at Mindanao maging Palawan. At posible po rin tayo makaranas dyan ng mga flash flood or landslide during severe thunderstorm. Kung mapapansin nga po natin yung itong tropical depression sa labas ng ating bansa ay nasa silangan po yan ng Japan at hindi naman siya masyadong direktang nakaka-apekto sa ating bansa maliban na lamang po dahil pinapalakas niya yung ating habagat. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin na ito nga pong meron pong namumung isa pang sama ng panahon dito po sa may parte yan ng China at nagpapalakas pa rin po yan ng ating habagat. By August 1, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo, nandun na nga yung ating tropical depression sa may parte ng Japan at meron tayong isang pressure na namumuo dito ulit sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 2, ito po yung ating next possible scenario, no? Dito po napapansin natin na nagiging active po itong low pressure area na dito sa ating labas ng Philippine Area of Responsibility. At posible pa rin po tayong makaranas ng mga pag-ulan. By August 3, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin natin, magkakaroon tayo ng isang low pressure area. Dito po yan sa Wenshu, China at pagitan po yan ng Taipei. At ito nga po, ano, may low pressure area tayo dito again na may silangan ng Tugigaraw sa labas pa po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin niyo po, posible pa rin po tayo makaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan dahil nga po dito sa mga weather system na nakikita natin ngayon sa ating advanced weather forecast. By August 4, ito po yung ating next possible scenario. Okay, posible nga po yung low pressure area na nakita natin kanina ay posible rin po siyang malusaw at meron po nga isang posibleng bagyo dito po sa parte ng Vietnam and China na mabubuo at magpapalakas po yan ng ating habagat. By August 5, ito po yung ating next possible scenario. Okay, mapapansin nyo nga po, ito posible nga po maging bagyo yung nakita natin dito sa may parte ng Vietnam at China. At meron din isang mahinang bagyo dito naman sa may Wuhan, China. Mapapansin po natin yan at magpapalakas po yan ang ating habagat. At meron pa rin po tayo, meron tayo isa pang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi man sila direkta nakaka-apekto sa ating bansa, subalit yung mga weather system na nakikita natin sa ating advanced weather forecast, yan naman po ang nagpapalakas ng habagat
na posibleng magpaulan na magpaulan sa ating bansa at magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan. Wala man tayong landfall scenario na nakikita, yung mga pag-ulan, dala po yan ng habagat at pinapalakas na itong mga weather system sa loob at labas ng ating bansa. Ay ba, yung pag-iingat po dahil posible pa rin po tayong makaranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. August 6, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin niya po natin, makakapal na kaulapan na po yung makikita natin ngayon na magpapaulan ng dire-diretso sa ating bansa at pagpapalakas ng habagat dahil po sa tatlong weather system na nakikita natin na nakapaligid sa ating bansa. August 7, next possible scenario. Ito nga po yung ating next possible scenario. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan at iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil halos tuloy-tuloy tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Sa ngayon po, ito lang po ang ating available data. At again, inuulit po natin, ito advanced weather forecast natin is a possible scenario nga lang po. No? Ito po yung pinapakita in the future na posible po mangyari. Kaya tayo po ay dapat mag-ready lang at tayo po yung magantabay sa ating weather update para po malaman natin kung ano po yung magiging posibleng update nitong mga nakita nating sama ng panahon na nabubuo, no, in the future. So, manatili tayo nakatutok para po malaman natin kung ano po yung mga posibleng mangyari dito sa nakita natin sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.